Magandang umaga po sa bawat kapatid na narito sa ating bahay-sambahan, maging sa ating mga tagapanood sa ating online. So, kamusta po ang bawat isa? Okay. Salamat po sa Panginoon at tayo ay muli ay biniyayaan niya ng panibagong araw upang sama-sama magpuri at sumamba sa Kanya ngayong araw na ito. So, inaayayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians 4 verses 1 to 8. Yan, nandiyan na po ba tayo? Sabay-sabay po natin basahin. So, verse 1. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things. As we told you beforehand and solemnly warned you, for God has not called us for impurity but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man but God who gives His Holy Spirit to you. So, ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng Kanyang banal at buhay na salita. Maaari na po tayong makaupo. So muli po, isang magandang umaga sa bawat isa. Ito pong araw na ito ay pagpapala mula sa Panginoon na tayo ay muli ay magkakasama at sama-sama din tayong magbibigay ng ating mga pagpupuri at pagsamba sa Kanya ngayong umagang ito. So as we start, atin pong, wag po nating kalimutan yung ating mga celebrants this month. Wag niyo pong kalimutan dahil ang inyo pong lingkod ay kasama dyan. Ayan, so kami po ni Ate Abex ang magdiriwang ng aming mga kaarawan ngayong buwan na ito. At syempre, yun pong ilang mga kabataan sa Nagkarlan, meron po sa Nagkarlan at meron din po sa San Gabriel at dito din po yata sa San Pablo ay meron din magdiriwang. So, batiin po natin ang ating mga kapatid na muli ay bibiyayaan ng Lord ng panibagong taon ng kanyang pagsama. And ayan, dun po sa ating mga regular announcement ay pwede na po nating tingnan yung ating screen. And thank you.
So, darako naman po tayo ngayon sa ating tithes and offering. So, ibahagi ko lamang po itong 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Sabi po dito, on the first of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So dito po, si Paul po ay nagbigay ng kanyang instruction sa Corinth Church, specific instruction about collecting money for the suffering Jewish Christians in Jerusalem. So paano po yung instruction na ginawa ni Paul? How will they give? So sabi nga po, nabanggit na weekly. So may specific na time ng pagbibigay. So ano po yun? Weekly. So bawat linggo. And then ano pa? Individually. Diba sabi po dito, each of you. So ano man yung kalagayan nila, kailangan sila ay magbigay. Sabi dito, is to put something aside and store it up as he may prosper. So, proportionally, kung paano sila ibinabless ng Lord ay yun yung panawagan ni Paul kung paano sila magbigay. So, sabi nga po, yung instruction ay sabi, giving is an individual responsibility and none is exempt from giving, even those with limited funds. So, talagang bawat isa sa atin ay mayroon responsibilidad na magkaloob. And then sabi nga, specifically, each person, so ang bawat isa, is to set aside. So, kailangan talaga na mag-set aside na ng amount of money that will, which will be given every week. And sabi nga po, tayo naman po ay binebless ng Lord differently. So, iba't ibang pamamaraan ng Lord kung paano tayo binebless financially. And yung pagbibigay natin, we are to give according to much to how much He allows us to earn. So, ano po yung principle nitong verse na ito? Sabi nga po, ang principle is, giving is an individual responsibility based on how they are financially blessed by God. So, bakit po sinabi dito ni Paul na ano, so that there will be no collecting when I come. So, sabi nga po, ayaw ni Paul na magkaroon na parang kung kailan nandyan, saka magkakaroon ng bigayan na para bang hindi, di ba, parang hindi ka naghanda. So, ayaw naman din niya magkaroon na parang magkaroon ng parang mapipilitan kasi nagkaroon ng magbibigaya, nakakahiya kapag hindi ako nagbigay, di ba? So, kaya ang sabi dito, mag-store up ka na ng something para din ma-encourage ang bawat isa na magkaroon ng habit na mag-set aside na ng kanilang ibibigay kapag sila ay nagkakaroon ng pagtitipon. So, nawa po ang bawat isa din sa atin bilang kabahagi ng iglesyang ito ay ma-develop din yung habit na talagang pag natanggap natin yung ating mga blessing sa Lord ay mag-set aside na kaagad tayo ng para sa Kanya. Hindi yung nabili mo na lahat ng gusto mo tapos bigla, magta-tights nga pala ako. Naku, kulang na. Hindi na aabot. Diba? Nakakahiya sa Lord na binless ka niya ng lahat ng strength na meron ka para magtrabaho ka, para magkaroon ka ng, syempre, sa kanya din, sa kanya lahat naman ng galing, diba? Yung strength natin, yung work natin, diba? Sa kanya lahat yun. And nakakahiya na kapag oras na ng ganyang pagkakaloob ay, naku, Lord, sorry, kulang po ito. Babawi na lang ako, diba? Dapat ma-practice na po sa bawat isa sa atin na talagang unahin lagi si Lord. Mag-set aside na tayo bago yung personal nating mga
pangangailangan. Amen po. Amen. So sige po, kung meron po tayong mga nakahandang kaloob ngayon sa Lord, pwede po natin itong hawakan at atin po itong ipapanalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na kami po ay magiging kabahagi, Panginoon, ng pagkakaloob sa iyo ngayong umaga. Salamat po, Lord, sa paalala mo sa amin, Panginoon, na kami bilang mga mananampalataya, Panginoon, bilang mga anak mo, ay talagang kailangan na unahin ka namin, Panginoon. The moment na matanggap namin yung mga biyaya namin mula sa iyo ay itabi na namin yung nararapat na para sa iyo, Panginoon. At hindi mangyari na unahin namin yung mga pansarili namin at yung matitira lamang yung sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng mayroon kami, Panginoon, even yung mga work, Panginoon, yung kalakasan, Lord, ay lahat ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya nararapat lamang na talagang wholeheartedly ay ibalik namin ito, Panginoon, with a generous and cheerful heart, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga pong ito, as we give, Panginoon, tunay nga po nawa ay makita mo, Panginoon, yung puso namin na masayang nagkakaloob sa iyo out of lahat ng blessings na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po at nawa ang lahat po ng salapi na malilikom sa umagang ito ay tunay na maging kagamit-gamit, Panginoon, upang mapalawak ang iyong iglesia dito sa lupa. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So pwede na po tayong maglagay ng ating mga kaloob diyan po sa ating mga basket. And for those who are nasa online or yung mga kapatid natin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, na nais din pong magkaloob sa Lord, ay pwede nyo po kaming i-chat. Any po sa finance team ay pwede pong makipag-communicate sa inyo para po ma-relay sa inyo kung paano nyo po maipapaabot yung inyong mga tithes and offering dito sa ating iglesia. Ayan. So, again, natapos na po ang buwan ng March. So, ang atin pong pinag-iipunan, yung atin pong pledge sa atin pong audio. Ayan. May update na po. Ang total collection, ayan, ang total collection po natin ay nariyan sa ating screen. So, kung alam nyo po na hindi pa kayo nakakabigay ngayong buwan na ito, ayan, i-approach na lang po natin yung ating nasa finance team. So, malapit-lapit na po ang ating deadline. Ayan, di ba? June. Ay, oo, June. Kailangan na natin makabili para sa anniversary natin. May bago tayong audio. So, medyo malayo-layo pa po ang ating tatakin. Kaya, tayo po'y manalangin sa Lord na tayo ay talagang pagkalooban pa niya nang tayo ay patuloy na maging kabahagi. So, hindi po nalilimitahan dito ha sa mga may trabaho lang. Yung mga estudyante na gustong makibahagi din sa gawain na ito, any amount naman ay pwede niyong ipagkaloob. Hindi namin kayo tatanggihan. Ayan. So, yun lamang po at magandang umaga pong muli sa bawat isa. Hello, good morning po sa bawat isa. Kayo po ba ay nag-breakfast? Mabuti naman. So kailangan po natin yon at talagang ang init ng panahon ay nakakahina. Kaya konting tiis lang po. Alam niyo naman, tayo ay aircon. Air cool. Sana medyo malamig-lamig mamaya. So pag-pray natin at hindi tayo ma-distract. Ano? As we worship our Lord. Okay? So, tiisin po natin yung init at
yan naman po ay alam natin, merong may reward ang pagtitiis basta para sa Panginoon. Amen po ba? So kung di natin kayang magtiis, medyo nakakalungkot naman yun. Tiis lang po. At alam natin, isusustain tayo ng Lord. Bakit? Kasi ang Lord, yes, so many things done in us. Lalo na yung ating kaligtasan. We are bound to hell as a sinners. Pero nakita natin how God worked at paano niya tayo inilalis sa kalagayan na nasa ilalim ng kanyang mga ng kanyang puot. So as we start to worship the Lord, maaari po ba tayong tumayo, and can we just think, pwede bang isipin natin, alalahanin natin nung araw o yung araw na na-encounter natin ang God, and he makes us realize na ikaw pala, ako ay makasalanan. At kailangan natin siya. Can we just think of it, and can we just thank God? Lord, salamat. Inalis mo ako sa ganitong kalagayan. Can we just do that today? Today? So, just think. Just remember kung paano po na kumilos ng Diyos sa ating buhay para tayo ay maligtas. And then, pray yung pasasalamat sa Kanya. And then, nakapanalangin na tayo, na ipagpasalamat natin, are you ready to worship the Lord today? So, itaas natin ang pasasalamat sa Panginoon, ang papuri na para sa Kanya lamang. So, awitin po natin itong song na ito. Alam nyo, napakadaming ginawa ng Diyos at pinakamaganda doon yung ating kaligtasan. So, let's sing this song. Lifted me from the miry clay, Almighty, forever.
kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon. Yes. Wala tayong magagawa
para tayo ay maging karapat dapat sa kanyang harapan, para sa kanya. But now we are free from sins. We are free to serve Him, to live for Him, and we can now glorify His name. So, as we continue our journey bilang mga mananampalataya, let us always remember, sino ba tayo kung hindi kumilos ang Diyos sa atin? Pero sino tayo ngayon nung tayo ay nung kumilos ang Diyos sa ating buhay? So let's sing this song and let's commemorate, let's remember the word of Christ on the cross. Thank you.
Walang kahit anong maganda sa amin. Unconditionally, you love us even while we were still sinners. Panginoon, nawa, as we come to you today, hindi namin, lagi namin alalahanin, and in every day of our lives, Panginoon, ano po yung ginawa mo sa amin? Huwag kaming makalimot. No matter what it takes, no matter what happened, ano man yung ialok sa amin ng mundo, o ng kaaway, o ng aming mga sarili, may we always be reminded by the work of your Holy Spirit, O Lord. Your grace ay maging enough sa amin. And may we always be reminded how amazing yung ginawa mo sa aming buhay. Kaya, Lord, set our hearts on you. Because you have freed us from the power of sin and death. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your work in our lives. We give you all the praises and glory. In Jesus' name, Amen. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa ating po pagpapatuloy, manatili po tayong nakatayo and i-ready po natin ang ating mga Biblia and we will read yung ating verses o talata na tatalakayin today, this morning. So buksan po natin yung ating Bible sa Isaiah 53. Chapter 53, verse 1 to 12. Babasahin po natin ito sa liitan, unang dalawa sa akin, then kayo po yung next. So Isaiah 53, verse 1 and 2. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed?
for he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Kayo po. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteem him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. And all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Okay po? He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and as for his generation who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked and with the rich man instead, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering full for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Sabay-sabay po tayo, 11 and 12. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Amen. Blessed be the reading of God's word. Maaari na po tayong maupo at ihanda ang ating sarili as we listen for the preaching today. Magandang umaga po sa bawat isa. So sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin ang mga katotohanan patungkol sa ginawang paraan ng ating Panginoong Jesus na kung saan ito'y plano ng Ama at sa kilos ng banal na Espiritu ay isinagawa ang pagtubos sa mga makasalanan. So ang pag-aaral po natin ay hahanguin natin sa aklat ng Isaiah. Ang Isaiah po ay naisulat around 700 years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus. No? Can you imagine ang ating Panginoong Jesus ay pinag-uusapan na bago pa man siya dumating? At ito pong Isaiah chapter 53. Verses 1 to 12 ay nagpapakita kung ano ang magiging buhay ng tagapagligtas, ng Mesiyas. At dito po sa Isaiah chapter 53, kinilala po siya na the servant of the Lord. Kaya nga po, binigyan ko ito ng titulo na Passion of the Servant of Yahweh. Take note, si Jesus po, hindi siya alipin ng tao o hindi siya nagpaalipin sa tao. Hindi siya naglingkod sa tao, kundi ang paglilingkod niya ay kay Yahweh, sa kanyang Ama. So sa unang bahagi, we can see the servant's misery. Sabing ganun sa verse 1, "Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed?" So sa unang bahagi, makikita natin na yung pagdating ng tagapagligtas, it was revealed. Ipinaalam. Ngunit sa pagdating niya, yung mga tao, hindi sila maniniwala. Hindi sila maniniwala sa pagdating ng Mesiyas. Anong dahilan?
Sabi pong ganun sa 1 Corinthians chapter 2 verses 7 to 8, verse 10 and verse 14. Ito po yung makikita natin. Sabi sa 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this. So ito po lang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay pagpapakita ng wisdom of God. No, isang katalinuhan na mula sa Diyos. Hindi ito nilikha ng tao. Hindi ito inimbento ng tao. Hindi plano ng tao yung takbo ng mga pangyayari. At kung tutusin, nung dumating nga, ang sabi dito sa talatang ito, yung rulers of this age, hindi siya naintindihan. Alam natin, pagka ikaw ay ruler, sa pamantayan ng tao, pwedeng ikaw ay napakatalino. No? Ikaw ay napakahusay. Pero ang sabing ganon, yung pagdating ng tagapagligtas, hindi nila naunawaan. At sabi pang ganon dito sa unang Korinto, chapter 2, sabi sa verse 10, these things God has revealed to us through the Spirit. So sinong nakaunawa? Yun lamang pinagpahayagan ng banal na Espiritu. So yung pagkaunawa sa katotohanan na pagdating ng tagapagligtas, hindi kayang aukin ng common sense ng isang tao unless kumilos ang banal na Espiritu. At dito makikita natin na dahil sa kilos ng banal na Espiritu, this was revealed dito sa mga apostles. And then sabi sa verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, ito palang pangyayari na pagdating ng tagapagligtas, this is something na mauunawaan mo lang sa pamamagitan ng supernatural intervention of God. So, mga kapatid, kung ikaw ay mayroong pagkaunawa sa mga katotohanan patungkol sa Diyos, kung ikaw ay naghahanap ngayon sa Diyos, mayroong kang interest sa Kanya at nagkakaroon ka ng kaunawaan sa mga katotohanan ito, it only means God is working in your life. Sapagkat yung natural person, ang tendency niya, pag nalaman niya yung mga katotohanan ito, hindi niya maintindihan. No, hindi niya nauunawaan kung paanong kumikilos ang Diyos because they are spiritually discerned. Ganun po yung katotohanan na yan. Kaya nga, ang sabi dito ni Isaiah, who has believed what he has heard from us and to whom has the arm of the Lord been revealed? No, this is something supernatural. Kaya yung iba nagda-doubt sa pagdating ng tagapagligtas. Ano ba ang, paano nakita ang imahin ng dumating na Mesiyas? Ganito yung sabi ni Isaiah. Sabi sa verse 2, for he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him. So yung pagdating talaga nitong tagapagligtas, he is someone that is unwanted, no, being refused. Hindi niya taglay yung trono ng kaharian sa pagdating niya. Yung pagdating niya ay isang parabang mahina at walang magagawa. Ganoon siya nakita ng mga tao sa paligid. At sabi pang ganoon sa verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. So, ang Messiah sa pagdating niya, he is rejected by his people. At ganyan po nakita yan ni Apostle John. Sabi sa John chapter 1 verse 10 to 11, nung sinulat ang naging buhay ng ating Panginoong Yesus, ganito yung sabi niya, he was in the world, and the world was made through him. No, take note,
itong Messiah na to ay Creator. Yet, the world did not know Him. He came to His own. Ito yung mga Hudyo, ito yung mga Israelites. And His own people did not receive Him. Mismong kababayan niya, mismong mga tao na kung saan siya ay unang ipinadala, they rejected itong Messiah na to. At sabi sa John chapter 19, verse 14 to 15, ganito pa ang mga takbo ng pangyayari sa buhay ng Mesiyas. Now it was the day of preparation of the Passover. At dito po si Pilato ang nagsasalita. Sabi ni Pilato, he said to the Jews, "Behold your king." No? Si Pilato po, hindi natin alam kung nanunuya sa mga Hudyo o naniniwala siya sa mga Hudyo na si Jesus ay hari. At dito sabi niya sa mga Hudyo, "Behold your king." At ano yung sagot nitong mga Hudyo? They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Ganito ang naging tugon ng mga Hudyo. Itinaboy ang Panginoong Jesus at sila ay nagdidikta na ang ating Panginoong Jesus ay i-crucify. So yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, it is a form of misery. Isang miserableng pangyayari ito kung titignan natin yung takbo ng mga sitwasyon. Pero tignan po natin, ano pa sabi ni Isaiah nung nakita niya 700 years before ang pagdating ng Panginoon? Ano pa yung sabi niya? Isa pang nakita ni Isaiah, the servant's ministry. Ano ang gagawin nitong Mesiyas? Ang pagdating ng Mesiyas ay isang sacrificial act of God. Sabi pong ganun sa verse 4, "Surely He has borne our griefs and carried our sorrows." Sa Matthew chapter 8, verse 16 to 17, paano ba nangyari na ang tao ay puno ng kalungkutan, puno ng mga miserableng mga bagay? Sabi ni Matthew sa chapter 8, verse 16 to 17, "That evening, they brought to Him many who were oppressed by demons, and He cast out the spirits with a word and healed all who were sick." So sa sitwasyon na to, ang ating Panginoong Jesus, idinadala sa Kanya yung mga taong miserable ang kalagayan. Bakit miserable ang kalagayan nila? Kasi sila ay pinaglalaruan ng evil spirit. No, sinasaniban sila ng masasamang espiritu. At marami sa kanila, mayroong mga sakit at karamdaman. So ito yung kalunos-lunos na kalagayan ng sangkatauhan. At sabi sa verse 17, "This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah." So kinote ang Isaiah 53. "He took our illness and bore our diseases." Paano ipinakita dito na ang Mesiyas, He took yung illness at yung mga diseases? Paano pinakita? Yung inaalihan ng masamang espiritu, pinalaya. Yung mga may sakit, pinagaling. So, itong pangyayaring ito ay pahiwatig sa panahon ng ating Panginoong Yesus na dumating na yung Mesiyas na tinatalakay ni Isaiah. So, matibay na pinatunayan na si Jesus, siya yung Mesiyas na pinag-uusapan sa lumang tipan. "He carried our sorrows. He has borne our griefs." Pero anong response ng tao? "Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted." Ganun nila nakita ang ating Panginoong Jesus. No, siya ay hindi galing sa Diyos. May mga pagkakataon nga, ang tingin ng mga tao sa ating Panginoong Jesus, inaalihan ni Belzebub. Si Belzebub ay ang prinsipe ng mga demonyo. No, at ganun ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus. Ang tingin nila kay Jesus, dapat hatulan ng Diyos na mamatay. So, ito po yung sakripisyo na hinarap ng Panginoon.
Sa madaling salita, Jesus was misunderstood. Kasi si Jesus, di po ba, alam naman natin, totoong Diyos si Jesus. Pero at this point of time, nung mga panahon na to, hindi siya kinikilala na Diyos. Pero ano pang nangyari? Dito po makikita natin ano yung mga naging ministry ng ating Panginoon. Sabi sa verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed, no, dinulog siya. Ganun po ang illustration, ano? For our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. Pero yung mga pangyayaring ito na pagpapahirap sa ating Panginoong Yesus, actually humantong sa pagpatay sa ating Panginoong Yesus, ang sabi sa talatang ito, this brought peace to mankind. Mamaya po, mas liliwanagin pa natin yan. And with his wounds, we are healed. Can you imagine? Ito po yung naging bunga nung sakripisyo ng ating Panginoon. Anong naging bunga? Satisfaction of God. Ang God po na satisfy sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. That's why it brought peace. Yung peace po dito, hindi peace of mind. Okay? But peace with God. But kailangan ng peace with God? Tandaan po natin, ang tao bilang makasalanan, tayo po ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. O mas madali sigurong maintindihan natin, tayo ay kabilang sa mga kaaway ng Diyos. No, inaaway natin ang Diyos. Ganun po ang kalagayan natin bilang mga makasalanan. Pero ano, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, there was peace with God. And then, hindi lang yun, kundi ang kalagayan pa natin, tayo ay mga may sakit. At yung sakit na tinutukoy dito, hindi po ito physical sickness lang, kundi ang tinutukoy dito ay spiritual sickness. And yet, dahil sa ginawa nitong Messiah, meron siyang daladalang kagalingan, healing. Sa Hebrews chapter 10, verse 11 to 14, paano nakita sa bagong tipan ang mga pangyayaring ito? Sabi pong ganon, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. Di po ba ganyan ang ginagawa ng mga pare sa lumang tipan? Daily, nagsasacrifice sila sa God. Ano, nagkakatay sila ng mga sheep, goat, bull, no? Ginagawa nila ito para yung mga kasalanan nila ay mapagtakpan. Kasi ito yung paraan ng Diyos na itinuro sa kanila na dapat nilang gawin upang sila makalapit pa rin sa Diyos. Pero hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos nang walang hayop na papatayin, nang walang dugo na dadanak. Ganun po yung sitwasyon. Kaya itong mga priest, bilang mga tagapamagitan sa Diyos at sa tao, yung taong lalapit sa Diyos, kailangan, may dala ka bang sheep? May dala ka bang goat? May dala ka... Imagine ninyo kung ganyan ang paglapit sa Diyos ngayon. Magkano kilo ng baboy ngayon? Magkano kilo ng baka? May pambili ka ba nun? Ang kailangang ialay, yung buo. Buhay. Baka hindi ka na lumapit kay Lord. Yung iba nga po, pamasahi lang. Ayaw pang magtabi para maka-attend sa church. Nangihinayang pa kasi namasahi siya. How much more kung nasa lumang tipan tayo na kailangan pagpunta mo doon sa templo, may dala-dala kang mga hayop. Pantakip sa kasalanan mo. At hindi mo papakinabangan, ibibigay mo yun. Ganito po ang araw-araw na practice ng mga taong lumalapit sa Diyos noong mga panahon na yon. Pero ano yung naging takbo ng pangyayari? Sabing ganun sa verse 12, nagkaroon ng pagbabago. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins,
He sat down at the right hand of God. So dito makikita natin na yung pag-aalay na ginagawa sa lumang tipan, ito ay natabunan ng isang sakripisyo lang. Ito yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus. At yung ginawang sakripisyo ni Jesus, hindi na kailangang ulit-ulitin. At nung nagawa ito ng ating Panginoong Jesus, tignan niyo po, umupo na siya. He sat down at the right hand of God. Ano ibig sabihin ng pag-upo? Nagpapahinga na siya. Tapos na. So, God was satisfied sa takbo ng mga pangyayaring ito. Paano yan nangyari? O ito, liwanagin ko po. Mahalagang maintindihan natin to. Sapagkat maraming mga tao ngayon, akala nila kailangan silang magpakabait para tanggapin sa langit. Kaya nga po pagka merong namamatay, minsan iniisip ko, mabait naman yan. Tatanggapin sa langit yan. Gano'n ka kasigurado na tinanggap siya sa langit dahil sa ginawa niya? Tignan natin, ano ba yung katotohanan? Bakit ba ang isang tao napapawalang sala? Let us look dito sa katotohanan ng substitution. Ano sabi sa verse 6? Dito, ipinicture ano ang kalagayan ng tao. All we like sheep have gone astray. No, nagkanya-kanya tayo eh. We have turned everyone to his own way. Bakit dumami ang relihiyon sa mundo? Samantalang may isang paraan lang naman para maligtas. Pero ba't ang daming relihiyon? At lahat ng relihiyon, they are claiming sila yung tama. Kung iimbestigahan po natin yung mga relihiyon na itinayo ng tao, lahat po sila lumihis ng landas sa pamantayan ng Diyos. Nandyan po yung Islam, nandyan ang Buddhism, nandyan yung, meron nga po ngayon, Risalism, no? Meron pang, ang dami pong mga relihiyon na imbento. At meron ding mga relihiyon nagkiklaim na Christian, pero lumilihis din ang landas. May nagkiklaim na sila yung totoong iglesia, pero ayaw nilang kilalanin si Jesus na Diyos. At may mga tao, ayaw nilang kilalanin may Diyos. Ito po yung atheism. At hindi lang yon. Meron na rin pong tinatawag na satanic worship ngayon. Mas gusto nilang sambahin si Satanas ng hayagan, hindi na po tinatago. No, kung pupunta kayo sa ibang bansa, sa Western country, may mga pagsamba na kay Satanas. At ang mga rebulto nila ay mukhang mga goat na may mga sungay, mahaba ang muka, may mga pakpak. Ganyan po ang tao ngayon. But this only proves there is God. Kung may demonyo, meron po kasing totoong Diyos. Kung may masamang tao, ba't may masama? Kasi merong kabutihan. Amen. Ba't nangyayari yan? Kasi nga po ang tao, pinili niyang lumihis ng landas. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25, He Himself bore our sins in His body on the tree. Alam ng ating Panginoong Yesus ang epekto ng kasalanan. Kaya anong ginawa niya? Yung katawan niya, hinayaan niya na ito ay ibitin sa puno. No, ganito dinescribe ni Peter yung sitwasyon. Hinayaan ng ating Panginoong Yesus na siya ay maipako. Anong intensyon? That we might die to sin and live to righteousness. Tandaan nyo, ang kasalanan, inaalipin tayo. Narinig nyo na yung kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? May kantang gaya. Kasi may mga tao, nag-ahangad talaga eh, na maging maayos yung buhay, kaya lang, di nila kaya. Slave to sin.
Pero may solusyon paano tayo makakawala sa pagkaalipin sa kasalanan. Anong solusyon? Ginawa ito ni Jesus. Kaya nga po dito, He died hanging on the tree that we might die to sin. Ibig sabihin ng die to sin, ibig sabihin nito, yung kasalanan, pwede na nating mapagtagumpayan. Pwede nating labanan. Kaya nga po dito, pag napaglabanan mo yung kasalanan, we can live to righteousness. Kaya nating mamuhay ng may kabanalan. Kaya naman eh. Kasi may ginawa si Jesus sa krus. Kaya nga po, isang patunay na ikaw eh ligtas na at inililigtas ng Panginoon, you can do righteousness. Kasi epektibo yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya nga yung mga taong nagke-claim na ligtas sila, pero hanggang ngayon, alipin pa ng Yossi, alipin pa ng balkada niya, o alipin ng computer games, hindi makalaya doon, nanginginig na yung kamay, pakurap-kurap na yung mata. No, alipin eh! Alam niyo po, kung ikaw ay mananampalataya, kaya mong paglabanan yun. Pwede kang magbagong buhay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ganyan po ka-epektibo yun. Tandaan nyo, bakit effective? Sabi sa sumunod na talata, by His wounds, you have been healed. Past tense. Healed. Hello? For you were straying like sheep. Pero ano nangyari sa mga iniligtas? But have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Again, returned. Ibig sabihin, nakabalik na. Hindi ka babalik pa lang. The moment na maranasan mo yung pagliligtas ng Panginoon, the moment you got born again, nagsimula ng kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa'yo. At meron ka ng kalayaan. Kalayaan upang labanan ng kasalanan at mamuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At bakit ito epektibo? Kasi namatay ang Panginoong Jesus sa krus. Amen? Yan po yung sinabi, no? And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Pag sinabing all, may natira pa ba? Wala na. So sa lahat ng iniligtas ng Panginoon at ililigtas pa ng Panginoon, kumpleto na yung bayad. Kumpleto na yung pagtubos. 2 Corinthians 5:21, ano sabi? For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. Ganyan ang naging kalagayan ng Panginoon sa krus. Itinuring siyang makasalanan. At ang parusa sa kasalanan, ibinigay sa Kanya. He was made to be sin. Pero hindi siya nagkasala. He knew no sin. At sa mga tao, anong nangyari sa atin? So that in Him, we. Sino yung we? Ito po yung mga sumampalataya. We might become the righteousness of God. So anong turing sa we, sa mga nanampalataya? Itinuturing tayo na righteous. So si Jesus hindi nagkasala, itinuring na makasalanan. Tayo na mga makasalanan, itinuring na matuwid. Righteous. Kumbaga, nag-exchange gift. Ano yung binigay natin kay Jesus? Kasalanan natin. No, yung pausa sa kasalanan natin, ibinigay natin sa Kanya. No, yung kasalanan natin, ibinigay natin sa Kanya. Pero si Jesus, anong binigay sa mga sumampalataya? Yung Kanyang righteousness. Hello? So, kung ikay mananampalataya, pag tiningnan ka ng Diyos, ang nakikita niya, yung righteousness ni Jesus. Hello? E paano kung wala pa si Jesus sa'yo? Mananatili ka sa makasalanan mong kalagayan. Galit ang Diyos sa'yo. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. But the moment
na ikaw ay makaranas ng pagliligtas ng Panginoon, you will be considered righteousness of God. Yun po yung substitution. Imbis na tayo ang ipako sa krus, hagupitin, bugbugin, and the worst scenario, mapunta sa impyerno, imbis na tayo ang makaranas ng ganong pahirap at pasakit, ang Panginoon ang dumanas ng kumpletong pagpapahirap. Pero itong pagpapahirap na to, kalooban ng Ama sa langit. Tingnan natin itong the servant's mission. Nung ang Panginoong Yesus ay humarap at pumunta sa mundong ito, it was a voluntary matter. Ginawa yan ni Jesus willingly. Hindi siya napipilitan. Kaya nga, sa mga pagkakataon, bago ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus, ganito nakita ni Isaiah yung mangyayari. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shears is silent, so he opened not his mouth. Ang Panginoong Yesus po, may pagkakataon siya para ipagtanggol yung sarili niya. Actually, si Pilato eh, mayroong event, sabing ganun, sabihin mo lang, palalayain kita. Pero ano sabi ni Jesus? Wala kang authority over me. Yung authority'ng taglay mo, kung di binigay ng nasa taas, wala yan sa'yo. Alam ni Jesus, yung sitwasyon niya, kontrolado ng kanyang Ama sa langit. Ganun po yung takbo ng mga pangyayari. Kaya nga at this point of time, sabi ni Isaiah, nakita niya yung Mesiyas. Take note, 700 years bago mangyari yun, nakita ni Isaiah na nahimik lang itong Mesiyas. Sa Acts chapter 8, verse 32 to 33, now the passage of the scripture that he was reading was this. So again, yung mga mananampalataya, nagbabasa ng Bible, no? Actually, ito, yung Ethiopian eunuch, bago siya nakakilala kay Lord, nagbabasa na siya ng Bible. Ito yung nabasa niya. Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb, before its shearers is silent, so he opens not his mouth. So, take note, ang binabasa nitong Ethiopian eunuch, the book of Isaiah. Dito in-explain ito. Sa anong explanation ng pangyayari na yan? Sabing ganon, in his humiliation, justice was denied him. So si Jesus, biktima ng injustice. Who can describe his generation? Sabi pa, sabi dito nung nag-e-explain sa Ethiopian eunuch. For his life is taken away from the earth. So dahil sa injustice na naganap, etong tinutukoy ni Isaiah, pinatay. It led to death of Jesus. Pero tandaan natin, yung kamatayan na tinamo ng ating Panginoong Yesus, it was voluntary. Bakit? Sino ba si Jesus? Tandaan natin, si Jesus ang author of life. Kaya nga minsan sabi ni Jesus, kung hindi ko ibibigay yung buhay ko, walang pwedeng kumuha nito. Kasi siya yung may hawak ng buhay eh. Kaya nga po, bakit namatay si Jesus? Kasi ibinigay niya yung sarili niya. Ginusto niyang mamatay. Amen? Isipin niyo na lang, kung hindi namatay si Jesus, paano mababayaran yung kasalanan natin? He opened not his mouth. At yung kamatayan ng Panginoon, vicarious. Ano ibig sabihin ng vicarious o vicarious? It means Jesus died not for himself, but he died for others.
by oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, anong klaseng generation? Yung mga panahon na yan, sabi sa Matthew 12:39, an evil and adulterous generation seeks for a sign. Ganun ang kalagayan ng tao niyan. Sabi sa Mark 9:19, O faithless generation, how long am I to be with you? Sabi ni Jesus. So yung generation ni Jesus, faithless. Ayaw maniwala sa kanya. Ayaw maniwala sa mga plano at kalooban ng Diyos. Kaya sila faithless. Pwedeng naririnig nila yung katotohanan patungkol sa Diyos. Actually, ang mga Hudyo talagang nagbabasa yan ng lumang tipan eh. Bahagi ng pag-aaral nila yung lumang tipan. And yet, bagamat alam nila yung mga nakasulat doon, ayaw nilang manampalataya. Ganun ang henerasyon ng pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sa Luke 17:24-25, dahil faithless yung mga tao, sabing ganon, si Jesus will be rejected by this generation. So hindi nakakapagtaka, Jesus was rejected. So ang mga tao po ngayon, why are they rejecting Jesus? Mag-share ka ng Word of God ngayon. Pansin ninyo, anong response ng tao? Mag-invite ka sa Bible study, ano sasabihin ng tao? Hello? They are rejecting. Hindi nila nire-reject kayo. Hindi ikaw ang nire-reject. Ang nire-reject nila si Jesus. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Invite mo sa birthday. Hindi mo nga ini-invite, sumasama eh. Di ba? Kaya lang pagka si Jesus na ang pag-uusapan, ganyan ang mga tao. Pero nung panahon na nire-reject si Jesus, that was the time Jesus gave himself. Amen? Mga kapatid, hindi mo kailangang magbagong buhay bago ka lumapit kay Jesus. Kasi yung iba sabi nila, hindi, magpapakabait muna ako bago ako lumapit kay Lord. Kapatid, kaya nga dumating si Jesus kasi alam ni Jesus, hindi mo kayang magpakabait. Hindi mo kayang maging matino. Pero habang makasalanan ka pa, meron ng invitation ng Panginoon. And actually, sa generation na katulad nun, ito yung time na kung saan ibinigay ng Panginoong Yesus ang sarili niya. Sabi pa, who considered that he was cut off out of the land of the living. So namatay siya talaga eh. Stricken for the transgression of my people. Nung makasalanan pa tayo, namatay na ang ating Panginoong Yesus. Pero yung kamatayan ng Panginoon, it was vindicated. No? And sabi pang ganun, and they made him grave with the wicked. Nung ipinako ang ating Panginoong Yesus, sinong kasama niya? Mga pusakal na magnanakaw. Ito yung mga kriminal nung mga panahon na yon. Hindi lang sila nagnanakaw ng candy. No? Mga yung term na magnanakaw dito, mga mamamatay tao sila at nag-i-instigate ng rebellion nung panahon na yon. Mga tinik sa laman ng Roman government itong mga taong ito. At doon sa mga taong yon, ibinilang ang ating Panginoong Yesus. At nakita ni Isaiah yon. Pero ano nangyari? And with a rich man in his debt. Pero nung ang Panginoong Yesus ay inilibing, saan siya inilibing? Inilibing siya sa libingan ng mayaman. Dito po, sa panahon ni Isaiah, pag sinabing mayaman ka, sinasamahan ka ng Diyos. You are blessed. No, sa panahon ni Isaiah, dahil nga ang Israel, kasama sa covenant promise sa Israelites, yung payayamanin sila, pasasaganahin sila, at ibibigay yung lahat ng kailangan nila physically, materially. Kaya pag mayaman ka nung panahon na yon sa sitwasyon ng mga Israelita,
Pag mayaman ka, ibig sabihin, sinasamahan ka ng Diyos. Pag mahirap ka, ibig sabihin, wala ang pagsama ng Diyos sa'yo. Ganoon sa Israel. Take note, Israel po yun, ha? Hindi po yan panahon natin. No? Ito po yung bahagi ng covenant relationship ni God sa Israel. Kasi take note, ang Israel, bago hanguin ng Panginoon sa Egypt, walang sariling lupain, walang kayamanan, walang mga tao, kukunti lang sila. Kaya ano promise? Bibigyan sila ng sariling lupa, payayamanin sila, padadamihin sila. They will become rich. Yun yung promise sa kanila. Kaya po sa Israel, pag ikaw ay rich, ibig sabihin yung covenant blessing ni Lord nasa iyo. Nalulugod ang Diyos sa iyo. No, ganun po yun. Kaya nung sinabi ni Isaiah na ang paglilibing dito sa servant of the Lord, sa libingan ng mayaman, ibig sabihin nito, siya ay vindicate. Oo, nung namatay siya, kasama niya yung mga pusakal na magnanakaw, pero itinuring siya ng Diyos na walang kasalanan. Kaya nga po, ano sabi dito? Although he had done no violence and there was no deceit in his mouth. Ang ating Panginoong Jesus po, pinatunayan ng Diyos na siya ay kinalulugdan niya. Kaya nga po, sa mata ng mga tao, si Jesus, false prophet. Sa mata ng mga Israelites, si Jesus, masamang tao. Ganun ang tingin nila kay Jesus. Pero ano sabi ni God? Kaya siya nalibing sa libingan ng mayayaman kasi nga, sinasabi ni God, sinasamahan ko siya. Yung bintang ng mga tao, hindi totoo, hindi tama. Kaya po, dito makikita natin merong vindication ang God. Itinakwil ng mga tao ang Mesiyas, pero siya ang anointed one ng ating Diyos. Amen? So yun ang naging misyon ng ating Panginoon. Ngayon, ano naman yung the servant's mastery? Ibig sabihin nito, ano yung accomplishment nitong Savior? Sabing ganon, yet it was the will of the Lord to crush him. He was put him to grief when his soul makes an offering for guilt. Take note, ang nakikita natin sa suffering ni Jesus, physically. Pero dito, ang binabanggit, his soul. Ibig sabihin dito, ang Panginoong Jesus, nagdurusa siya physically, pero ang totoong namimighati, yung kaluluwa niya. He can pain the misery of people. He can feel the pain nung consequence ng sin. Nararamdaman niya yung kung paanong ang mga tao ay nagdurusa dahil sa kasalanan. Kung paanong si Satanas, kinukuha niya yung oportunidad para lukuhin, dayain ang tao dahil sa kasalanan. At nalulungkot ang Panginoon na nakikita niya na inaapi yung mga tao, pinaglalaruan ng mga tao, winawasak ang buhay ng mga tao. Ganun po yung agony ng ating Panginoong Jesus. That's why he offered himself as a guilt offering. At dahil sa ginawa ito ng ating Panginoon, take note, ano yung epekto? He shall see his offspring. Ano ibig sabihin nito? He shall see his offspring. Ibig sabihin, mabubuhay siya muli. So si Isaiah nakita. Si Jesus, oo, papatayin siya. Yung Mesiyas, papatayin siya. But he will see his offspring. Ibig sabihin, si ano ba yung offspring? Di ba mga apo? E papatayin siya, tapos makikita niya pa yung apo niya. Ano ibig sabihin nito? Mabubuhay ulit si Jesus. So it was prophesied, Jesus will live. At dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus o nung Mesiyas, sabi pa ni Isaiah, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Will of the Lord.
dahil sa ginawang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Yun pong will of the Lord na isagawa, na accomplish. Sa Book of Revelation, mayroong bahagi doon na napaiyak si Apostle John. Kasi yung aklat na siya ang content noon ay history of redemption. Walang makapagbukas at walang sino mang karapat dapat na magbukas sa langit o sa lupa. Kaya umiiyak si John, si Apostle John. Sabi niya, sinong magbubukas niyan? Until dumating yung Lion of Judah, the Lamb. At sabi niyang ganun, kinuha niya yung aklat at ito ay inalisan niya ng mga selyo na buksan. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, ito ay kumpleto ng maisasagawa dahil sa ginawang kamatayan ng Panginoong Jesus. Wow! Di ba minsan, nakita natin na ang kasalanan, naging bahagi ito ng mga pangyayari upang maranasan natin yung misery. Pero ganun pa man, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, the will of the Lord continues. Nagpatuloy yung plano ng pagliligtas. Nagpatuloy na yung mga tao na makasalanan, maliligtas. Ano sabi sa Romans 5:8? But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. For if while we were enemies, we were reconciled to God. Take note ha, enemy. Diyan binanggit yun eh. Kaaway ng Diyos ang mga taong namumuhay sa kasalanan at alipin ang kasalanan. By the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. So yung kamatayan ng Panginoon, importante yun upang tayo ay mapalaya. Pero ang Panginoong Jesus, oo, namatay siya, pero nabuhay ulit. Kaya nga yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, ito ay nagpatibay pa sa katiyakan na tayo ay maibabalik sa piling ng Diyos. At makakasama natin ang Panginoon for all eternity. Amen? So yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus, this authenticates our salvation. At hindi lang yun, kita rin natin, hindi lang long life ang ibinigay, kundi righteousness. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. So kinailangan na ang mga ililigtas ituring na righteous. Sabi sa Romans 5:19, for as by one man's disobedience, sino yung one man na yan? Yan po si Adan. The many were made sinners. So dahil kay Adan, lahat tayo itinuring na makasalanan. So by one man's obedience, sino naman yung naging masunurin sa Diyos? Si Jesus. The many will be made righteous. Tandaan niyo po, hindi tayo papasok sa langit kung hindi natin taglay yung righteousness ni Jesus. Hello? Gaano ka mang kabait? Ano mang kabaitan, kabutihan gawin ng tao, hindi niya pwedeng maabot yung standard ng Diyos na righteousness. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Yung righteousness na siyang standard ni God, ito yung ibinigay sa mga inililigtas. Kaya po tatanggapin tayo sa langit, not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ. Amen? And then, hindi lang righteousness ang napagtagumpayan ng Panginoon, binigyan din tayo ng forgiveness. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. So dito ipinapakita sa talatang ito yung pagtatagumpay ng isang tao na nanalo sa labanan.
No, yan po yung picture niyan. Pagtatagumpay. Because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Ito po yung nakakapagtaka pa eh. Di po ba sa anumang gera ang nananalo nananatiling buhay? Di ba? Ganun sa laban eh. Sa boxing, ang nanalo yung nakatayo, hindi yung bumagsak. Di po ba? Pero ito yung nangyari. Si Jesus nanalo kasi namatay siya. Hello? Di ba? Ganun yung nangyari. Kaya nga po ang Bible natin, baliktad ang takbo eh. Yung nagpapakumbaba, siya yung itinataas. Di po ba? Yung handang ibigay yung buhay niya para sa Panginoon, handang mamatay, siya yung nagkakaroon ng buhay. Baliktad eh. Ito po yung paraan ng Diyos. Paano nagtagumpay sa kamatayan? Siya mismo namatay. Ganun po. He poured out his soul to death. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Bakit may tagumpay yung kamatayan ng Panginoon? Kasi nga po, yung kamatayan ng Panginoon, ito yung pagtubos sa kasalanan. At dahil sa ginawa ng Panginoon na kamatayan, pagtubos sa kasalanan, siya po ay nananatili na tagapagligtas natin magpakailanman. Tignan niyo po, sabi sa Hebrews 7:25, He is able to save to the outermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So yung kamatayan ni Jesus, effective po ito sa lahat ng mga tao na lumalapit sa Kanya. So kung hindi ka lalapit kay Jesus, mapapatawad ba yung kasalanan mo? Yung intercession ni Jesus, ito ay nagaganap sa mga taong lumalapit, to those who draw near to God. Kaya tayo napatawad sa kasalanan at kaya tayo nalinis because of the intercession of Jesus Christ. Dahil sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So in summary, tandaan po natin, the servant's misery. Ano ba yung nangyari dyan? Nagkaroon ng rejection of mankind. Dito kay Jesus. No? Si Jesus nireject ng mankind. Yan po ay humiliation sa ating Panginoon. The servant's ministry. Ano yung naging ministry niya? Ayon sa Isaiah, siya ay naging representative ng mankind. Di po ba? Si Jesus ang nag-represent sa mga ililigtas niya. Kaya nga si Jesus, he experienced suffering. Ano yung servant's mission? Ransom for penalty of sin. So kailangan ng ransom. Saan mo naririnig yung salitang ransom? Di ba? Pag may kinidnap, humihingi ng ransom, humihingi ng bayad. Ganun din. Dahil tayo nagkasala sa Diyos, ang ransom, kailangan mamatay. Kailangan may mamatay. So si Jesus, namatay siya. So ang Diyos na pinagkasalaan natin, siya rin yung Diyos na tumubos sa atin. Amen? Grabe, no? Sa Kanya na tayo nagkasala, siya pa rin yung gumawa ng paraan para maligtas yung mga katulad natin. Ransom. At ito'y sa pamamagitan ng death. And then the servant's mastery, nagkaroon po ng restoration of God's plan of redemption. Ito po yung triumph. Kaya nga po sa challenge, are you willing to share the gospel in spite of its unpopularity? How? Are you willing to suffer for the sake of the gospel? Ang tanong, why? Do you believe that the gospel message is the only hope for salvation? Explain. Kaya mo ba ipaliwanag yan? Mga kapatid,
evil is so rampant nowadays. Dati po ang homosexuality nagtatago eh. Di po ba? Pag mabalitaan kang homosexual noon, nakakahiya. Ang mga adulterous noon, nahihiya pa eh, natatakot pa eh. E samantala ngayon, yung may asawa, may kabit na, may nilaligawan, feeling niya macho pa siya eh. Nabubuhay po tayo sa panahon na kung saan yung mabuti nagiging mali at yung mali nagiging tama. Ganyan po yung buhay sa paligid natin. Kaya nga po mga kapatid, ba't nangyayari yan? Kasi nga po maraming mga tao hindi nila kilala ang totoong Diyos. Totoo bang may Diyos? Totoo naman yun. Kaya lang maraming tao hindi kilala yung totoong Diyos eh. Mga kapatid, pag nanahimik tayo, magtatagumpay ang kasamaan. Well, po isang quotation na nagbanggit ng ganyan. The only way for evil to prosper is for the good man to do nothing. Si Simon Pugh, sinabi niya yung mga bagay na yun. Ang Isaiah chapter 53 po, 700 years bago ipanganak si Jesus Christ, lahat ng sinabi sa talatang ito, nangyari. Actually, itong Isaiah 53, yung mga Hudyo na ayaw maniwala kay Jesus, ayaw nilang basahin itong chapter na to sa Bible. Bakit? Kasi pag binabasa nila, nakikita nila yung katotohanan na si Jesus ang totoong Mesiyas na pinangako ng Diyos. Mga kapatid, dumating na yung Mesiyas. Dumating na yung tagapagligtas. At ito ang pag-asa ng sangkatauhan. Kailangan po nating ipabatid, ipaalam sa kanila ang katotohanan ito. Ano pong ginagawa natin? Pwede po bang tumayo tayo? Let us just reflect. Paano ba tayo nabubuhay ngayon? Sapat na ba sa'yo yung tumatanda ka na lang? Mga anak mo nga, hindi mo pa nasisira ng gospel. Nasisira na yung buhay nila kasi ayaw mo ipakilala ang Panginoon eh. Hello? We will remember yung Lord's Supper ngayon. Pero gawin po natin ito ng mabilis, no, for the sake ng time. May we just bow down our heads. Let us just close our eyes. Habang nakapikit po yung mga mata natin, isipin po natin yung ginawa ng Diyos, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At alam natin, ito yung epekto niya, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ito pong Passion Week na bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino. Nawa gamitin natin itong oportunidad upang ipaalala sa mga tao kung gaano kahalaga ang ginawa ng Diyos. Ang Ama na nagpakita ng pag-ibig sa mga makasalanang katulad natin. Ang Anak
na buong puso niya na inialay ang kanyang sarili, sapagkat ito lang ang tanging paraan upang tubusin tayo sa kasalanan. At ang banal na Espiritu na siyang nagbigay ng kakayanan sa Panginoong Yesus sa mga panahon na narito siya sa lupa, kung paano ang Panginoong Yesus ay nagpagaling, nagpalayas ng masamang Espiritu, kilos ng banal na Espiritu ang mga bagay na yun. The Father, the Son, and the Holy Spirit, sila po ay kumikilos sa panahon ng pagliligtas sa mga makasalanan. Aalalahanin po natin yung ginawa ng Panginoon gamit ang elemento ng tinapay at ng juice. Habang umaawit po yung mga kapatid natin, I would like to call yung may dala ng tinapay at juice sa atin. Joy and pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and healed. Empty-handed, but not forsaken, I've been set free, I've been set free. As we sing this song, alalahanin mo, yeah.
Thank you, Lord. Thank you for that amazing grace. Thank you for the life. Thank you for what you have done at the cross. Taas po natin yung tinapay. Mga kapatid, dapat lang tayo magpasalamat. Kung titingnan natin yung sarili natin, kung hindi inialay ng Panginoon yung katawan niya, walang paraan ng kaligtasan. But Jesus suffered. He died. He was humiliated. Pero ang lahat ng iyon nangyari upang matubos tayo sa ating pagkakasala. Kainin po natin ang may pasasalamat. Ang tinapay na to, as we remember, yung katawan ng Panginoon, kung paanong nabuhay at nagsakripisyo para sa kasalanan. Let us thank God as we eat itong bread na to. Kainin po natin. Hawakan po natin ang juice. Ang juice na ito ay simbolo ng kamatayan. Walang paglilinis sa kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. Sapagkat sa pamantayan at batas ng Diyos, ang lahat ng nagkasala dapat mamatay. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. The author of life gave up life sa kanyang katawan, yung pagiging tao ng Panginoon, totoong namatay. At kinailangan ng kamatayan upang ang lahat ng sasampalataya ay mabuhay. Siya'y namatay upang tayong dapat mamatay magkamit ng buhay. Kaya nga mga kapatid, yung buhay na taglay natin, hayaan nating mabuhay tayo para sa Kanya na namatay para sa atin. Kung tinatanggap mo ang katotohanan ito, inumin mo ng may pasasalamat ang juice na ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng elemento ng tinapay at ng juice, inalala po namin ang iyong pagtubos sa amin. Kung paanong sa krus ng Kalbaryo, nabayubay ang iyong katawan
upang tubusin kami sa kasalanan. Batid namin, Panginoon, sa pagsasagawa namin at pag-alaala sa pangyayaring ito. Hindi kami dapat malungkot sapagkat batid namin tulad ng sinabi ng mga saksi ng iyong mga alagad, ng mga apostol at maging ng mga kaaway ng Panginoong Yesus. Malinaw na hindi ka na natiling patay. Ikaw ay nabuhay na muli. Nagpakita ka ng 40 araw. At matapos ito, pinagbilinan mo ang iyong mga alagad, umakyat ka sa langit, at nangako na muli kang babalik. At sa muli mong pagbabalik, you will restore all things. There will be new heaven and new earth. Alam namin, yung kumpletong kaligtasan namin, mararanasan namin the moment na bumalik ka. Panginoon, kami po bilang iyong iglesia, nag-aantay po kami sa muli mong pagbabalik. At habang hindi ka pa bumabalik, gamitin mo po kami. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka. Nawa ang iglesyang ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Nawa kami ay maging bahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Bagamat alam namin maraming taong tatanggi, marami rin mga tao ang naghahanap sa iyo at nagsasaliksik sa katotohanan dahil kumikilos ka na sa buhay nila. Gamitin mo kami, Panginoon, upang humayo at ipunin ang iyong mga anak na inililigtas sa lugar na ito. At sa ayaan mo na ang iyong mga anak na inililigtas, sila po ay madisipulo hanggang sa ang wangis mo ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang buhay namin ay magbigay ng kaluguran sa iyong harapan. At sa lahat ng mga pangyayaring ito, nais po naming ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat at kaluwalhatian para sa iyo lamang. Sapagkat batid namin, anumang bagay na meron kami, anumang kakayanang meron kami, ito po'y galing sa iyo. At wala po kami may pagmamalaki. Mga kapatid, nais ko pong ipahayag ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa na naging bahagi ng pagtitipo na ito ngayon. Please raise your hand as I declare God's blessing upon His people. To the King eternal, immortal, invisible, the only God, Siya na nagbigay ng Kanyang anak upang tubusin sa kasalanan ang mga katulad natin. Isinugo din Niya ang banal na Espiritu upang ang bawat makasalanan ay sumampalataya, magsisi sa kasalanan at matanggap nila ang biyaya at pagpapala, ang kagalakan at pag-ibig at kapayapaan na dulot ng banal na Espiritu. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. A blessed day to each and every one of you.
isa pong mainit at mapagpalang tanghali sa bawat isa. Umayo po tayo at magpakarami. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.